Ako kasi naka-focus ako eh. Kung ano yung aking advocacy, I will focus. Kasi hindi ka naman pwedeng legislator na yung lahat. Diba? Dapat meron ka ding plano para sa sarili mo. You cannot be everything. No? Sa akin, basta i-refile ko yung Department of OFWs. Yun ang una kong gagawin kung hindi mapasa ngayon. Kasi final yun ni Senator Villa, mukhang hindi mapapasa. So, I thought that being remitting $22 billion a year in the formal economy, hindi pa kasali yung mga informal remittance, they deserve to have a department. Oo. And then, I will review AFMA, yung Agriculture and Fisheries Modernization Act, kasi supposed to be yun ang tutulong sa agriculture, di ba? Alam naman natin ang problema ng agriculture, puro ano yan, post-harvest facilities, irrigation, and farm inputs. So, we should focus on that, di ba? And then make policies na hindi na subsidize. Kung bibigay natin yun, at least nasa subsidize natin ang agriculture natin para makakompete sa mga foreign, di ba, na mga products na pumapasok sa Pilipinas, either legitimately or illegitimately, di ba? And then, sabi ko nga, I will review the business incentives. Kung ang binibigyan ng incentives ay yung nagdudulot na employment, di ba? Dapat yun. And then yung support for small, medium, and micro enterprises. Kasi alam mo yan, yung maliliit na yan, kami nanggaling dyan, mahirap yan. Without government support or pahihirapan ng gobyerno, hindi nalalaki yan. Minsan kasi maliliit pa lang, pinahihirapan na nila, paano lalaki? Malulugi. Kailangan yung mga ganyang maliliit, hindi na masyado regulation dyan. Kasi they have to survive.